Hello, I'm back. Welcome to my YouTube channel, Simply Tessy at my kitchen. Kumusta na kayo? I'm sure, lagi kong hawak yung salamin kung ganyan. I'm sure nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad namin dito, okay naman. Salamat sa aking mga bagong subscribers, and of course, siyempre sa mga nauna ng mga nag-subscribe sa akin, salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa mga nagbibideo, nagbibiew ng aking mga videos. So, salamat sa inyong lahat, sa mga nag-PPM sa akin. Naka-sleeveless na ako kasi medyo maganda na yung panahon namin, wala nang snow pero malamig pa rin. So katulad ng nasabi ko kanina, marami akong naka-line up na gagawin. So ngayon ay may gagawin. Meron akong ano dito, mackerel fish. So nakita ko sa inyo paano ko siya gagawin. Yan, bago siya masira. Kasi tinukot to kagabi pa eh. Kita ba? No, dapat ilapit ko. Yan, lumalapit tayo sa ating fish. Yan. Yan. Meron akong nabiling mackerel fish sa Asian store. So, dalawa siya. Meron na akong ano nito sa aking previous videos. Yung, ang ginawa ko sa kanya ay mackerel in tomato sauce. Ngayon naman, in olive oil. Yan. Diyan. Madalas na magluto nito, kaya lang hindi ko siya ganong naiyan kasi minsan wala akong time na video siya. So, ang katulad nga ng dati, tinatanggal ko yung head. To. Tanggalin muna natin. Masarap tong mackerel fish, lalo na kung ayos yung pagluluto. I mean, tawag dito. Yung kasi malansos siya eh. Pero kung ano, tamang ingredients, tamang proseso, ay magugustuhan niyo siya. Dati ayaw ko nito. Dati bumibili lang ako ng ano eh, yung sakan. Eh, naisip ko ba't ako magbibili pa noon? Eh, pwede naman kagawa ng fresh, di ba? Although, pwede kong palambutin yung ano niya, yung isoften yung ano niya, yung tinik. Kaya lang, ayoko na nang masyadong malambot. O, yung nakakain yung buto, ayoko. Eh, tinik. So, ganyan. Tatanggalin nyo lang yung ulo. Hindi ko siya sinasama. Madali lang din itong lutuin. Hindi ko na siya ipiprito. Dati yung nakaraan kong video, pinried ko siya, ngayon hindi. So, iwain nyo lang ng ganyan, no? Para isang serve. Alam mo, kumain kayo. Kuha nga kayo isang ganyan. Ewan ko, ilan mo. Hindi mo kumakain si Johnny nito. Kami lang ni Arnie. Dati nung nandito yung biyanan ko, kaming tatlo. So, ang nagawa ko pala sa isa ay apat. Masarap to. Lalo na yung ano.
olive oil. Ayan. So, lilinisin ko lang siya. So, ito yung ating mga tinanggal dun sa isda. So, isang tip ko sa inyo, yan, diba, pagka ano, bumabaho siya sa, ano, sa basurahan natin, ang ginagawa ko, yan, nilalagay ko sa isang plastic. Kasi ang kuhaan ng garbage, diba, ano, once a week. So, pagka nilagay mo siya sa, naku, akala mo kung ano may mabaho, akala mo may patay na ano na siya. So, yan. I-sealed nyo lang ganyan. Then, lalagay nyo sa freezer. Yan. Para walang mabaho, di ba? Nilagay nyo nga sa labas ng bahay nyo. Eh, yung basurahan naman ay nabubulok naman doon. So, nakakahiya pa sa kapitbahay. So, gagawin nyo. Ganyan. So, doblehin natin. So, walang mabaho, di ba? Pag dumating yung garbage truck, ano siya? Frozen. Lagay nyo lang sa fridge. Less mabaho. Ganun lang yan. Tip ko yan sa inyo. So, malinis na yung ating isda. Ito na siya. So, ang gawin nyo lang, lagay nyo lang siya ng salt. Maglagay lang ako dito ng 1 teaspoon. Saka black pepper. Bago natin niya, ipapray natin siya. Dati ayaw akong magluto, ano, dati seasonal akong magluto ng fish eh, para sa labas ng bahay. Pero nung nagkaroon na ako ng air fryer, nakita ko yung, ano, yung ganda ng pagluluto sa air fryer kasi, less ano siya, yung, di ba, naaamoy sa loob ng bahay pag nagprito ka ng isda. Pero sa air fryer, less na yung smell. At sandali lang, wala pang oil, di ba? Sprayan ko lang siya ng olive oil. Ganyan lang. Simple. Yan, pa-fried ko lang siya. So, itong natira, pwede kong magamit mamaya sa pagka nilagyan na natin siya ng mga ingredients. So, i-fry ko lang siya ng bahagya para mag-firm yung kanyang laman. So, ang gagamitin ko ay air fryer. So, less smell at saka mabilis yung trabaho. Saka less oil. So, ang gagawin ko lang dito, isprayan ko lang siya ng bahagya ng cooking spray na oil. Yan, canola. Kahit sa atin sa Pilipinas, meron nito. Isang bahagya lang, para huwag lang manikit. Sa bagay, hindi naman maninikit itong ano, kaso itong ano, air fryer natin. Para masarap. Hindi lang siya yung lubog sa oil, di ba? Kaya mas ano siya, mas healthy.
Dati, hindi ako nagluluto nito ng mga ano, ng dito sa loob ng bahay. Kasi naaamoy ko yung amoy isda. Pero nung, dati ayoko nitong air fryer eh. Pero malalaman mo lang pala yung ano niya, yung advantage niya. Kapag na experience mo. So yan. So may nakalagay na fish dito eh. Ang fees pala, 350 per night and then 8 minutes. So, and then after that, bibilingin ko siya. So, tapos na yung 8 minutes. So, ito na yung fish natin. Diba? So, bibilingin ko lang siya. So, hindi siya naaamoy. Eto, luto na ang ating mackerel fish. Ang bango ah. So, pinaka. Dahil 8 pieces lang naman siya. Dito ko siya. Kasya na siya dito. Bango. Ito palang luto na eh. Ay, masarap na kahit na hindi na ilagay saan. Lagyan ng mga ingredients. Sarap. Sarap to sa patis. Patis or bagoong. So, ipiprepare na natin yung ingredients niya. So, tapos na yung ating carrots yan. Diba? Magandang tingnan. Katulad ng nasabi ko, medyo marami siyang ingredients. Kasi nga, ang fish, medyo malansa siya. So, kailangan niya ng maraming ingredients para maging masarap siyang kainin. So, gagamit tayo ng ginger, onions, chili, bay, laurel, and then, mamaya bibigay ko sa inyo yung details. Gagamit tayo ng garlic. Siyempre, ito yung ginawa kong garlic. Gagamit tayo ng olives, pickles. Gagamit tayo ng, of course, ng olive oil. Kasi nga,
mackerel fish in olive oil. So, hindi siya dapat mawala. Gamit din tayo ng pampasarap fish sauce. Gamit din tayo ng vinegar. Gamit din tayo ng paprika para sa magkaroon siya ng konting color. And of course, gamit tayo ng peppercorn. Yan, yung buo. And then, gagamit tayo ng salt. Lalagyan na rin siya natin ng konting ground black pepper. And that's it. So, igigisa ko muna sandali itong ginger onions. So, dito ko siya gigisahin sa aking saucepan. Lagyan ko muna siya ng konting oil. Pag nagigisa ako ng ingredients, inuuna at may ginger siya, inuuna ko yung ginger. Pagka medyo ano na siya, yung naamoy na yung aroma, yung bango niya, pwede na natin isunod ang garlic. Wow! So, nain ko na nga itong onion. Lagay ko na ng garlic. So, mga tingnan lang kadahin. Tapos, lagyan natin ng lagyan nyo rin ng 1/4 cup of water. 1/4.
then lagyan natin ng ang kailangan nating oil ay olive oil 1/2 cup. Healthy naman tong ano, itong olive oil. So 1/2 cup. So, maglalagay tayo ng sugar. Yan, hindi ko nasabi kanina. Pwedeng white, pwedeng brown. So, ang gagamitin ko ay brown. 1 tablespoon lang. Ang bango ah. Parang naamoy ko na amoy sardinas. Then, lagyan natin ng, di ba sabi ko, paprika. Ano lang, 1 teaspoon. Diba, meron na siyang color. Lagyan natin siya ng fish sauce. Fish sauce or patis. Ano lang. One tablespoon. Masarap yung patis na to eh. Squid. Squid pala to. Yan, squid. Lagyan na natin ng pantang buo or peppercorn. Mga ganyan lang. Tapos yung natira ko kanina, di ba? Yung nilagay ko sa fish kanina. Salt and pepper. Wow, ang bango. Tapos lagyan na natin itong laurel. Lagay ko na rin itong chili. Daming ingredients. Ay, siya para masarap. So, okay na to. Kasi, ano lang namin natin siya. Ilalagay natin siya sa fish. Yung in-arrange ko kanina. Yan. Dati kasi yung ginawa ko, sabay-sabay ko na lahat eh. Ngayon eh, medyo inartihan ko ng konti. Yan. So, lalagay natin siya. Mainit eh.
Dadump natin. Tan, 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 tan. So, arrange. So, ang kulang nga lang dito ay lalagyan natin siya ng 1/4 cup ng vinegar. Naku, wala talaga itong kalansa-lansa. Ang daming ingredients eh. So, ang natitira na lang itong carrots. Ayan, lagay natin para magandang tingnan. Mabulaklaki ng ating mackerel piece. Yan. So, lalagyan natin siya ng olives. Olives. Mga ilang piraso. Maarte itong ating mackerel ha. May olives pa siya. Yan, okay na yan. Then, lalagyan na, ito na last, yung ating pickles, sweet pickles. Kasi malaki siya. Crunchy ito eh. Mga tatlo. Para at least. Masarap to, hindi siya maasim. Wow. Kain natin. Sarap. Tapos yung sauce niya lagyan natin ng konti. Isang tablespoon. Optional. Parang typo kasi. Ayan. So, ang daming ingredients.
Haluin natin. Ito siya. So, pakulong lang natin siguro mga 20 minutes. Kasi luto na yung fish niya, di ba? Ang lulutuin na lang natin ay yung carrots. Check natin kung luto na. Nag-blend yung kanyang mga ingredients. Lahat. Sugar, fish sauce, vinegar, chili, lahat. Super sarap. Masarap ko sa ano, yung bagong saing na rice. Masarap din sa mashed potato. Okay. That's it. Maya-maya titikman na natin siya. Heto na siya. Nice.
Yummy. Spicy. Bye. Hanggang sa muli. God bless. Heto na siya. Nice.